Tumayo po tayo sa ating panalang. Ama, Yahuah, na dakila at makapangyarihang kasap po sa lahat. Maraming maraming salamat, Ama. At patuloy mo kaming pinagkakalooban ng aming buhay at lakas. Lalong-lalo na, Ama, ang aming karapatan na sambahin at purihin ang iyong napakabanal na pangalan. Bago ang lahat, patawarin mo sana kami sa aming mga nagawang pagkukulang, sa aming mga kasalanan. Gawin mo sana kaming karapat-dapat, lalong-lalo na sa oras na ito, sa aming gagawin pagsamba sa iyo. Wala kaming maigaganti sa iyo, Ama, kundi ang ihain namin ang aming sarili na buhay, na sakripisyo, Ama, upang sa ganon makapagpatuloy kami sa pagsamba at pagpuri sa iyong banal na pangalan. Napakabuti mo, Ama, bagamat maraming mga pangangailangan kami sa aming buhay, hindi mo kami pinabayaan. Maraming mga problema na dumarating. Ngunit ikaw, Ama, ang sumasagot sa aming mga problema. At kapag kami nanghihina, nawawala ng pag-asa, ikaw naman ang nagpapalakas sa amin. At kapag kami ay puspos na nang walang pag-asa, Ama, tinatayo mo kami sa aming kahinaan. Ito ang patotoo ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Hindi po kami mabuti sa iyong paningin, ngunit may nakikita ka sa aming puso na kakaiba, Ama. Kaya naman, ikaw na ang bahala sa amin. Hindi namin alam kung hanggang saan kami patutungo sa aming paglilingkod sa iyo. Napakaraming hadlang, napakaraming mga bagay na nagpapahina sa amin. Lalong-lalo na, Ama, sa panahong ito, sa panahon ng bagabag, wala na kaming marinig pa kundi puro kaguluhan, puro sakit at kahirapan. Kaya naman, Ama, saan kami paroroon kundi sa iyo lamang. Kaya patuloy mo kaming samahan sa aming buhay. Tulungan mo kami sa aming gagawing pagsamba sa oras na ito. Buksan mo sana ang puso ng bawat isa sa amin. Lalong-lalo na ang aming mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kakilalang wala pa sa ganitong uri ng pagkilala sa iyo, Ama. Sana ay mabuksan ang kanilang puso, ang kanilang kaisipan, na makilala nila ang tunay mong pangalan at ganyan din ang iyong bugtong na anak upang kami sama-samang pupuri at sasamba sa iyong banal na pangalan. Basbasa mo rin sana ang iyong lingkod na maghahatid ng iyong mga aral. May ipahatid sana niya ito ng may katotohanan at may pag-ibig upang ang lahat ay makinabang sa gagawin namin pagsamba sa iyo. Basbasa mo rin sana ang aming abuli, Ama, na ito ay makatulong sa paglaganap ng iyong mga salita para sa kabubuti ng aming pananampalataya at para sa kapurihan ng iyong banal na pangalan. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling kasama ng kapatawaran ng aming kasalanan sa pangalan ni Yahusha na aming tagapagligtas. Amen. Thank you.
Mga magulang at mga mahal na kapatid, tayo ay naghandog ng awit sa ating Diyos na tayo sumasampalataya, na tayo ay nakapagdudulot sa Kanya ng kapurihan at ng kaluwalhatian. Gaya ng panalangin ng kapatid natin, hindi man tayo karapat-dapat sapagkat tayo magpahanggang ngayon ay nagkukulang at nagkakasala. Hindi tayo nakatutugon sa dahilan ng pagkakatawag ng Diyos. Ganun pa man, ang Diyos ay puspos ng pag-ibig. Ipinagkakaloob pa rin niya sa atin ang napakagandang pagkakataong ito para sa ating muling sambahin at purihin. Sa mga nagdaan nating pag-aaral, mga kapatid, ay ating tinalakay ang tipan ng Diyos sa mga unang lingkod niya. Meron siyang tipan kay Noah, kay Abraham, maging kay Moses. Pag-aralan po natin yan. At sa bawat tipan ay mayroong palatandaan na yung tandang yon ang siyang tatak o tanda ng pakikipagtipan ng Diyos. Katulad halimbawa kay Noe, yan ang bahaghari, kay Abraham, yan ang tungkol sa pagtutuli o paghahalas, kay Moses naman ay ang tungkol sa Sabat. Ang paghahalas o pagtutuli na yan ay tanda ng covenant o tipan ng Diyos kay Abraham ay nagpatuloy, hindi lamang sa panahon ni Moses, maging sa pasimulang panahon ng ating Panginoong Yahusha Hamasiyak dito sa lupa. Mga kapatid, alam na alam po natin yan. Ang ating Panginoong Yahusha Hamasiyak ay nagpahinga noong ikapitong araw. Bakit? Sapagkat siya'y gumawa sa loob ng anim na araw. At ang ikapitong araw ay nagpahinga siya at itinuring niya na ito ay banal na araw. Mabuti siguro ay ating ripasuhin ang anim na paglalang ng Diyos. Anim na araw na paglalang ng Diyos. Sa unang araw ng kanyang paglalang, ay nilikha ng Diyos ang liwanag. Yan ay mababasa natin sa aklat ng Genesis Kapitulo 1, Versikulo 3 hanggang 4. At sa pangalawang araw, nilikha ng Diyos ang kalawakan. Yan ang firmament. Yan po ang ating natatanaw na yan. Bagaman alam natin, mayroon pong tatlong level ng langit. Ang firmament, outer space, at saka yung langit na kinauroroonan ang bayang panal. Na ikatlong araw ng paglalang ng Diyos ay nilikha niya ang lupa, ang dagat, pati na ang mga pananim. Noong ikaapat na araw ng paglalang ng Panginoong Diyos ay nilikha niya ang buwan, ang araw, pati na rin po ang mga bituin. Noong ikalimang araw ng kanyang paglalang, nilikha ng Diyos ang mga lamang dagat, pati na rin ang lamang panghimpapawid. Yan nga ang mga ibon, pati na rin ang mga ista. Noong ika-anim na araw ay nilikha ng Diyos ang mga hayop, mga lamang kate, pati na rin ang lalaki at ang babae. At nang ikapitong araw, nagpahinga po ang ating Panginoon Diyos. Sa maikling pagripaso natin sa mga katotohanan yan, sa palagay natin at sa palagay namin, bilang kasama ninyo sa paglilingkod, ay atin pong nararamdaman ang papaalaala sa atin ng Diyos ng kanyang ginawang paglikha. Ang ating tanong ngayon ay ganito. Mga kapatid, ayon po sa Biblia, ano po ang ibinigay ng Diyos
asawa ng tao, sa lalaki at babae. At ano ang ginawa niya sa kanila noong sila'y likhain na? Pakinggan po natin dito po sa Genesis. Ganito po ang ating mababasa sa 1:28 hanggang 31. Binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalap ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo. At pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. Pagkatapos, sinabi ni Yahuwah, ibinibigay ko sa inyo ang mga tanim na namumunga ng butil pati ang mga punong kahoy na namumunga para sa inyong o para inyong kainin. At ibinibigay ko sa lahat ng hayop ang lahat ng luntiang halaman bilang pagkain nila. At yun nga ang nangyari. Pinagmasda ni Yahuwah ang lahat niyang nilikha at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga, yon ang ika-anim na araw. Ayon po sa Biblia, mga kapatid, ano po ang ginawa ng Diyos sa tao na kanyang nilalang sa loob ng ika-anim na araw? Sa ika-anim na araw po ng paglalang ay kasabay ng pagbasbas ng Diyos sa lalaki at babae ay ang pagbibigay sa tao ng kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan yon? Pamahalaan, hindi ang tao. Hindi yung kapwa niya tao. Kontrolin, hindi ang kanyang kapwa tao. Pagharian ang kanyang kapwa tao, hindi ganon. Manapa ang nandiyan po sa ating binasa sa Biblia, kasabay ng pagbasbas sa lalaki at babae ay kasabay ding ibinigay sa kanila ang authority, ang pamamahala, kapara kanilang pamahalaan ang alin, ang lahat ng hayop. Ano pa? Anong uling mga hayop yun? Hayop na lumalangoy, hayop na lumilipad, lumalakad at gumagapang, pati tanim na namumunga ng butil, punong kahoy na namumunga para maging pagkain ng mga tao. Ito ho ay nangyari nung panahon po ni Adan. Tatandaan po natin yan, mga mahal na kapatid. Ngayon, nang dumating ang panahon ni Moises, ano ang iniutos ng Diyos kay Moises na sabihin sa taga-Israel ukol sa pagkain? Tingnan natin sa Levitico, ganito po ang nakasulat, ating subaybayan ang ating pag-aaral. Inutusan ni Yahuwah si Moises at si Aaron na sabihin sa mga taga-Israel, papansinin natin, ang mga sumusunod, mga taga-Israel po yan, hindi taga-Huda, hindi po taga-Muab, hindi po taga mga taong taga mga Amunita o kaya sa ibang ibang bansa. Taga-Israel lang po yan. Tandaan natin, pwede ninyong kainin ang anumang hayop na lumalakad sa lupa na biyak ang kuko at ninunguy ang muli ang kinain nito. Papansinin po natin yan. Kailangan ma-refresh ang ating pag-iisip diyan po sa mga katotohanan yan. Doon sa mga taga-Israel, sabi ng Diyos kay Moises, sabi mo sa kanila, pwede silang kumain ng anumang hayop na lumalakad sa lupa. Biak ang kuko. Ninunguy ang muli ang kinain nito. Pero huwag ninyong kakainin ang mga hayop na ninunguy ang muli ang kinain nito, pero hindi naman biak ang mga kuko, katulad ng kamelyo at kuneho. Huwag din ninyong kakainin ng baboy, dahil kahit biak ang kuko nito, hindi naman ninunguy ang muli ang kinain nito. Ituring ninyo na maruruming hayop ang mga ito. Huwag kayong kakain ng karne ng mga ito o hihipo ng mga patay na hayop na ito. Mga kapatid, hindi ho tayo nagmumura. Salita ng Diyos po yan, no? O hihipo ng mga patay na hayop na ito. Ay biglang sabihin, diyan po sa aklat ng Levitico, panahon na ni Moises ay nagbigay ang Diyos ng pwedeng kainin ng mga taga-Israel. Ano nga pong ilan? Gaya ng ating nabasa, pwede niyong kainin ng anumang hayop na lumalakad sa lupa, biyak ang kuko, ninunguyang muli ang kinakain ito. Ano naman ang kabawalan? Huwag niyong kakainin
ang mga hayop na inumuyang muli ang kinain nito, pero hindi naman biyak ang mga kuko. Katulad halimbawa ng ano? Kamelyo o kuneho. Ano pa bawal? Huwag yung kakainin yung baboy. Bakit? Dahil kahit biyak ang kuko nito, hindi naman inumuyang muli ang kinain nito. Ano turing dyan? Ituring na maruruming hayop yung mga ito. Huwag kayong kakain ng karni ng mga ito o hihipo ng mga patay na hayop na ito. Yan ang mga tuntunin at batas ng Diyos sa mga taga-Israel na pinasasabi niya kay Moises, dapat kainin na hayop at hindi dapat kainin. Maliwanag po yan, mga magulang at mga mahal na kapatid. Pagdating sa lamang dagat, pagkat yan po ang ating tinalakay na yan ay lamang lupa po yan. Eh, lamang dagat naman kaya. Anong pwedeng kainin at ano naman ang hindi pwede? Pakinggan natin, tuloy lang natin ang basa. Binasa natin Levitico 11:1-8, ngayon na may 9-12. Pwede niyong kainin ang mga isda sa dagat o tubig tabang na may mga palipik at kaliskis. Pero, huwag niyong kakainin ang mga walang palipik at kaliskis. At huwag din kayong hihipo ng mga patay na isdang ito. Ituring ninyong kasuklam-suklam ang isdang, ang mga isdang ito. Pagdating naman sa lamang dagat, ano ang pwedeng kainin ng Israel at nang at hindi pwedeng kainin ng mga taga-Israel? Eh, maliwanag po yan. So, ang sabi po, pwede niyong kanin mga isda sa dagat. Marami po yan. Hindi lang isa. Kaya mga o tubig tabang na may mga palipik at kaliskis. Yun ang pwedeng kanin ng mga taga-Israel nung panahon nila. Pero kasabay po ng mga dapat nilang kainin, meron namang ipinagbawal. Anong bawal? Huwag niyong kakainin ang mga walang palipik at kaliskis. Huwag din nin kayong hihipo ng mga patay na isdang ito. Bakit? Ituring niyo itong kasuklam-suklam. Yung mga isdang ito. Kaya maliwanag po na may bawal at hindi bawal mga lamang kate at maging ang mga lamang dagat. Ngayon, pagdating po sa mga nilalang na lumilipad, na pwede natin sigurong sabihin mga lamang lumilipad sa himpapawid, ano pwede at hindi pwedeng kainin? Tuloy natin sa 13-25. Huwag ninyong kakainin ng mga ibon katulad ng agila. Bawal pala yon sa mga taga-Israelita. Uwak. Naku po, andumi nga naman ang uwak. Ano po? Ibon na kumakain ng bangkay ng tao o hayop. Lawin, kwago, ibong naninila, ibong dumadagit ng isda. Bawal pala kainin noon yon sa panahon ng Israel. Tagak at panike. Eh, siyempre, hindi ako kakain ng panike. Kahit sa panahon natin ngayon, di pa. Eh, sa panahon ng Israel, bawal po lahat ng mga nabanggit na yun. Eh. Ituring ninyong kasuklam-suklam ang mga ibong na ito. Ito naman ang pwede. Pwede ninyong kainin ang mga kulisaw na lumilipad. Pwede pala yun. At gumagapang na may malalaking paa sa paglundag. Katulad ng balang, kuliglig, at tipaklong. Kayo ba mga kapatid, kakain kayo ng tipaklong? Isa lang taga-Israel eh, bawal po yun eh. Ano sabi? Pwede palang kainin eh. Pero ganun akin, kahit pwede sa taga-Israel, ano ho? Eh, hindi po ako kakain ng tipaklong. Siguro ko talaga wala nang makain. Survival na siguro, ano ho? Kasi pagka-survival ng iba, kinakain pati damit eh. Tuloy natin ang basa. Pero huwag ninyong kakainin ang iba pang mga kiluan ng mga iba pang mga kulisap na lumilipad at gumagapang. No? Ituring ninyong kasuklam-suklam ang mga ito. Huwag kayong hihipo ng bangkay ng hayop na hindi biyak ang kuko at hindi nginunguyang muli ang kinain nito. Huwag din kayong hihipo ng bangkay ng mga hayop na apat ang paa at may kukong pangalmot. Mga kapatid, nabasa po natin ang mga kabawalan pagdating sa pagkain. Kabawalang iniutos ng Diyos na nasabihin ni Moises sa mga taga-Israel noon. Mga lamang kate, pag sinabing lamang kate, lamang lupa. Ha? Kasama na po
yung mga katulad ng mga baboy na yan, di ba? Lumalakad sa lupa po yan eh. Di ba? Ano pa? Yung mga lamang dagat, pwede at hindi pwedeng kainin. Yung lamang panghimpapawid o lumilipad, ang pwede kainin at hindi pwedeng kainin. Sinabi ho dyan sa atin ginagawang pag-aaral na ito. Di po ba, mga kapatid? Kung ganon, ating pong tatandaan na ang mga taga-Israel, ang kausap po riyan, mga ipinagbawal ng pagkain at hindi ipinagbawal. Ang pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin. Yan po yung utos. Kanino? Sa mga taga-Israel. Hindi po sa kabuuan ng human race. Hindi po. Taga-Israel lang yan. Tandaan natin, panahon ng Israel, marami na rin mga ibang bansa. Pero taga-Israel lang. Inuulit-ulit namin ang kausap po riyan, mga kapatid. Ano utos ng Diyos sa taga-Israel na huhuli ng hayop o ibon na maaring kanin? Ito, pakinggan natin sa 17:13. Ganito nakasulat. Ang sino man sa inyong huhuli ng hayop o ibon na maaring kainin, dapat niyang patuluin ang dugo sa planggana. Aba, hindi. Dapat niyang patuluin ang dugo at tatabunan ng lupa. Ayun. Hindi pala natin patutuloy sa planggana pagkatapos po'y haluan ng kung anumang ihahalot, isasalam at iluluto para maging diluguan. Sa Israel, utos po yan. At alam kong alam yun na hanggang ngayon utos pa rin yan. At mamaya, babasahin po natin yung katibayan. Kaya kapag ang mga taga-Israel noon, uhuli ng hayop o ibon na maaring kainin, dapat nilang patuloyin ang dugo at tatabunan ng lupa. Katumbas, inililibing ang dugo. Bakit? Ano dahilan? 17:14. Ganito nakasulat. Pakinggan natin. Dahil ang buhay ng bawat nilalang ay nasa kanyang dugo. Ayun, ang dahilan pala. Kaya nga sinabi sa inyo ni Yahuwa na huwag tayong kakain ng dugo ng anumang nilalang. Ang sino man sa inyong kakain ng dugo, huwag na ninyong ituring na kababayan. Ang bayan ng Diyos noon, alam kong alam nyo ang Israel, huwag nyong ituring na inyong kababayan. Sino? Ang sino man sa inyong kakain ng dugo. Bakit nga po? Sapagkat ang bawat nilalang, ang kanilang buhay ay nasa kanyang dugo. Kung gayon, kaya pala, ipinagbawal ng Panginoon Diyos sa taga-Israel ang pagkain ng dugo ng anumang hayop noon sapagkat ang dugo ay sagisag ng buhay. Yan ang dapat nating pagkatandaan. Pag kinain natin ang dugo, kinain mo ng buhay. Sino nagbigay ng buhay? Hindi ko ba Diyos? Ay ang dugo pati ng hayop noon, alam natin yan ay lumalarawan, umaanino sa dugong pangtubos ng ating Panginoong Yahusha Hamashiach sapagkat noong panahong una ang kanilang mga ginagawa lalo na sa paglilingkod at maging sa kanilang mga ginagawa noon katulad po ng kanilang mga pagsambay, umaanino po yan sa pagdating ng ating Panginoong Yahusha Hamashiach. Tatandaan po natin yan, mga kapatid. Oh. Kaya nang dumating ang panahon naman ng ating Panginoong Yahusha Hamashiach, meron bang pagbabago pagdating sa pagkain? Dito ho sa gawa. Sa 19:15, ganito po ang ating mababasa. Kinabukasan, nang malapit na sila sa bayan ng Hopa, umakyat si Pedro sa bubong ng bahay para manalangin. Tanghaling tapat noon. At gutom. Gutom na si Pedro. Kaya gusto niya niyang kumain. Ito na ngayon. Pakinggan po natin. Bagong tipa na po itong binabasa natin. Pedrong apostol po ang ating binabasa po rito. Pero habang inihahandang pagkain, may ipinakita sa kanya si Yahuwah. Nakita niyang bumukas ang langit at may bumababang parang malapad na kumot na may tali sa apat na sulok nito. At sa kumot na ito, nakita niya ang lahat ng uri ng hayop. Lahat na ng uri ng hayop. Ang mga lumalakad, gumagapang at mga lumilipad. Pagkatapos, may narinig siyang tinig na nagsasabi, Pedro, tumayo ka, magkatay ka't kumain.
Sumagot si Pedro, Panginoon, hindi ko magagawa yan dahil hindi po talaga ako kumakain ng mga hayop na itinuturing na marumi at ipinagbabawal kainin. Muling sinabi ng tinig, huwag mong ituring na marumi ang kahit anong bagay na nilinis na ni Yahuah. Pagdating po ng panahon ng ating Panginoong Yahusha Hamashiach, kabilang na nga po riyan ay si Apostol Pedro, isa sa mga alagad ng ating Panginoong Yahusha, aba eh, nagkaroon ng tiyempo na ang Pedrong ito ay nagutom. Kaya ano kailangan ng gutom? Siyempre kakain. Kung may makakain. Ngayon, eh habang inihahanda po ang pagkain, ay may ipinakita sa kanyang Diyos. Ano ang ipinakita sa kanya ng Panginoong Diyos? Bumukas ang langit at may bumabang parang malapat na kumot na may tali sa apat na sulok nito. At sa kumot na ito, nakita niya lahat ng uri ng hayop. Lumalakad, dumatapang, lumilipad. Pagkatapos, may narinig siyang tinig na nagsasabi, Pedro, tumayo ka, magkakaitap tumay. Nang madinig niyang tinig na yon, sumagot ba si Pedro? Opo. Sagot ba ng pagsang-ayon? Hindi. Sagot ng pagtutol. Ano katunayan? Aba, Panginoon, sabi niya, hindi ko magagawa yan. Bakit? Dahil hindi po talaga ako kumakain ng mga hayop na itinuturing na marumi at ipinagbabawal kainin. Anong rason ni Pedro? Siyempre, yung kautusan ni Moises na iniutos ng Diyos noon, mabita ni Moises sa mga taga-Israel. Bakit? Eh, yan ang nasa utak ni Pedro eh. Yan ang kinamulatan niya. Yan ang nakakaugalian ng mga tao na nang ipanganak siya at lumaki siya. Siyempre pa, eh yun din ang kanyang ginawa. Eh hindi ko pwede kumain yan. Eh marurumi po yan eh, pinagbabawal kainin yan. Sumagot ngayon ang tinig. Ano sabi? Muling sinabi ng tinig, huwag mong ituring na marumi ang kahit anong mang o anong bagay na nilinis na ni Yahuah. May pagbabago ba, mga kapatid? Sa covenant o tipan ng Diyos kay Moises para sa Israel pagdating sa pagkain, nang dumating niya ang Panginoon ng ating Panginoong Yahusha Hamashiach, meron o walang pagbabago? Meron. Nilinis na po eh. Kaya sabi ng tinig, dahil ay tinig ng Panginoon Diyos, eh, nilinis na. Huwag mo nang ituring na marumi. Nilinis na ng Diyos yan eh. Kaya mga kapatid, yung tinig na yan ay dapat din na maging tinig para sa atin. Nilinis na po. Kung ano man ang mga pagkain pinagbabawal noong panahon po nila Moises at ng mga taga-Israel noong panahon na yun eh, nilinis na po pagdating ng Panginoong Yahusha Hamashiach. Kaya, tatandaan po natin, mga kapatid, huwag tayong matulad kay Pedro sa tampo niya. Nahirati si Apostol Pedro sa kautusan ni Moises bilang isang mangingisdang Hudyo. Hudyo siya kasi. Nakasanayan niya, kinalakhan po niya. Kaya sinabi ng Diyos sa kanya tala, huwag mong ituring na marumi ang kahit anong bagay na nilinis na. Nilinis na ng Diyos yan eh. Di ho ba? Kaya pagdating sa pagkain, anong kautusan noong panahon ni Moises? Ano ang kautusan noong panahon ni Moises na nagpatuloy sa panahon naman natin? Merong mga utos eh. Noon na nagpatuloy sa panahon natin. Ito sa 21-25, nasabi ko na kanina yan, pero basahin natin ang talata para suportahan ang ating sinabi kanina. Kung tungkol sa mga hindi-Hudyong sumasampalataya kay Yahusha. Pag sinabing hindi-Hudyong sumasampalataya kay Yahusha, yung mga hindi-Hudyo, yun ang mga hintil. Ano man ang kanilang lahi, pag hindi sila Hudyo, hintil sila. Ano sabi? Nakapagpadala na kami ng sulat sa kanila tungkol sa aming napagkasunduan na hindi sila kakain ng mga pagkain na inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Tandaan natin, yan ay mga hindi-Hudyong sumasampalataya kay Yahusha. Yung mga Hudyo na yan, yung mga hindi-Hudyo na yan, sumasampalataya na. Ibig sabihin, taga-followers na ng ating Panginoong Yahusha Hamashiach. Kumbaga sa panahon na natin yan, tayo mga taga-sunod ni Yahusha, itong very small remnant. Ano sabi ng Biblia? Sabi po yan, na pagkasunduan na sila'y
na hindi sila kakain ng mga pagkain na inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Ano yung mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan? Weh, ba't nyo inihanda yan? Piyesta ni San Pedro eh. Ba't nyo inihanda yan? Piyesta ni Santa Marta. Ba't nyo inihanda yan? Piyesta ni San Roque. Kaya, ang pagkain na yon inihanda sa mga Diyos-Diyosan nila. Di ba? Pagka masaganang ani, nako po, ang kanilang pinagpuprosesyon ay ang ribulto ni San Isidro, patron ng magsasaka. Kaya naghandaan niya, nako po, eat all you can. Pumunta ka sa iba't ibang bahay, nakahanda yung pagkain para yung sa Diyos-Diyosan. Ang katabi noong larawan ni San Isidro ay kalabaw. Alisin mo yung kalabaw. Hindi na nila makikilala ngayon ay si ano. Yun ay si San Isidro. Kaya nga lang nakikilala gawa nung kalabaw eh. Eh ang tanong ko, hindi uso sa Amerika kalabaw, traktora. Siguro ang katabi ng larawan itong si San Isidro dito sa mga kaibigan nating Katoliko, walang galang na po sa Amerika, traktora. Eh pag dinala mo yan, kanyang picture, sinong santo ito? Sa Pilipinas, aba hindi namin kilala yan. Bakit? Eh, traktora ang katabi eh. Eh sa Pilipinas, kalabaw eh. Di ba? Si San Pedro naman, ang kasama yung manok. Alisin mo ang manok sa kamay niya. Sino yung santo na yan? Hindi na nila kilala. Kita ninyo. Mga pagkain handa sa Diyos-Diyos, ang bawal po yan sa panahon ng ating Panginoong Yahusha ang Masiya. Ano lang ang dapat ipaalaala sa atin? Maging sa panahon natin, bawal po yan. Kaya, huwag tayong mamiesta, mga kapatid. Di baling tayo nagdidil din ng Karinorte, basta tayo, huwag tayong mamiesta, inihain sa Diyos-Diyosan yun. Kaya nangutang lang ng 5-6 para may maihanda para sa mga Diyos-Diyosan. Ano yan? Eh, galit na galit ang Diyos dyan ah. Di ba? Huwag kayong magkaroon ibang Diyos sa harap ko. Galit na galit ang Diyos dyan. Di ba? Salamat kay San Isidro pag marami bunga. Eh, binaha. Walang naging ani. Ano sasabihin ng mga tao? Diyos, ba't ganito ginawa mo? Pag binaha, Diyos ang sinisisi. Pagka maraming ani, salamat San Isidro, Santo, San Pedro, etc. pa. Kaya bawal yan. Huwag tayong mamimiesta. Masabaga dito, hindi uso rito pieste sa Amerika. Ano pa? Dugo, ay naku, nagpatuloy po ang pagbabawal ng pagkain ng dugo. Kung noong panahon ay Moses ay pinagsabihan ng Diyos, magitan niya ang Israel, huwag kumain ng dugo. Hanggang ngayon, bawal ang dugo. Ano pa? Karne ng hayop na namatay na hindi tumulo ang dugo. Naku po, ano tawag dyan? Mga binigti. Halimbawa, katulad ng aso, pinupok sa ulo. Pagkatapos ay idinaan doon sa apoy para lang masunog yung kanyang balak. Pagkatapos kanila pong lulutuin yun, nakasama dugo, strangled. Bawal po yun. Ano sabi? Iwasan nilang sexual na immoralidad. Kaya mga kapatid, pagdating po sa panahon natin, panahon ng ating Panginoong Yahusha Hamashiach, eh bawal po. May mga pagkain noon ipinagbawal sa Israel na nagpatuloy hanggang sa panahon natin ngayon. Di ba? Dugo, mga pagkain inihandog para sa Diyos-Diyosan, pati na ang karne ng hayop na namatay na hindi tumulo ang dugo. Bawal po yun. Kaya natin ito pinag-aaralan para tayo ma-refresh. Di ba, mga kapatid? Kailangan po na ito yung ating matandaan. Tatandaan po natin, mga kapatid, may mga pagbabago sa kautusan ni Moises pagdating ng ating Panginoong Yahusha Hamashiach. Ano isa sa mga dahilan? Ayong kay Pablo. Kaya binago ang Mosaic Law, ang Mosaic Covenant ng Diyos kay Moises. Ano dahilan? Dito sa Roma 10:4, ganito po nakasulat. Sapagkat hindi nila alam na si Hamashiach ang hangganan ng kautusan. Ulitin ko lang. Sapagkat hindi nila alam na si Hamashiach ang hangganan ng kautusan. Dahil sa kanyang ginawa, ang lahat ng sumasampalatay sa kanya ay itinuturing ni Yahuwa na matuwid. Mayroong ginawa ang ating Panginoong Yahusha Hamashiach na dahil sa kanyang ginawa, ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay itinuturing ni Yahuwa na matuwid. O di may kaligtasan doon. Eh yung mga kautusan noon,
yung Mosaic Covenant, yung tipa ng Diyos kay Moses. Eh kung sa pagkain na may pagbabago eh. Sabi ng tinig na yun, ang tinig ng Panginoon Diyos si Pedro eh. Pedro, huwag mong ituring na marumi at kasuklam-suklam ang mga bagay na nilinis na ng Diyos. Kaya ang sabi, sapagkat hindi nila alam na si Hamasiyak ang hangganan ng kautusan. Kaya wala na tayo sa batas ni Moses. Nasa ilalim na tayo po ng kautusan ng ating Panginoong Yahusha Hamasiya. At gaano kahalaga kung tayo ay gumagawa ng ayon sa kautusan ng ating Panginoong Yahusha Hamasiya, ang lahat ng sumasampalataya sa kanya'y itinuturing ni Yahuwa na matuwid. Maliwanag po yan, mga kapatid. Yan ang dapat nating isaalang-alang. Gusto nating ituring tayong matuwid ng Diyos? Opo, hindi lahat ng ating binabasa ay paniniwalaan natin. Eh, ang liwanag po kasi no, panahon po yun ng Israel. Ang liwanag, sabihin mo sa taga-Israel, sabi ng Diyos kay Moses, eto bawal, eto hindi bawal. Pagdating ng Panginoong Yahusha Hamasiyak, may pagbabago sa pangkain. Mayroon namang ipinagpatuloy, dugo, karne, hindi lumabas ang dugo, pati na ang mga pagkain inihain sa mga Diyos-Diyosan. Tanong, paano pa ito ipinaliwanag ni Apostol Pablo? At ang kautusan ba noon kay Moises ay hindi na mahalaga sa mga Yahusiano? Ang kautusan po ni Moises, tatandaan po natin mga kapatid, ha, ay hindi ibig sabihin po ay hindi na mahalaga sa atin. Mahalaga pa rin, makikita po ninyo dito ho sa aklat po ng Galacia, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan natin. Nung hindi pa dumarating itong tinatawag na pananampalataya kay Hamasiya, kanina nabasa natin, nang dumating si Hamasiya, yon ang hangganan ng kautusan. Pero nung hindi pa dumarating itong tinatawag na pananampalataya kay Hamasiya, di wala pang Panginoong Yahusha Hamasiya. Ano po? Para tayo mga bilanggo, sabi ni Pablo. Binilanggo tayo ng kautusan. Kita ninyo yan ang kautusan ni Moises. Hanggang sa araw na ilihayag ang kaligtasan natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kautusan. Ang kautusan ni Moises. Ang naging tagapag-alaga natin hanggang sa dumating si Hamasiya. Para sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya ay maituring tayong matuwid at ngayong may pananampalataya na wala na tayo sa patnubay ng kautusan na tagapag-alaga. Ayon po sa ating binasa, ang ibig bang sabihin, kumot may pagbabago sa mga kautusan na iniutos ng Diyos kay Moses, yung Mosaic Covenant o Mosaic Laws noon. Pero mayroon naman ilang nagpatuloy, katulad ng dugo, di ba, bawal pa rin. Ang ibig mo sabihin, baliwala na sa atin yung kautusan noon kay Moises. Aba, hindi ho. Sabi ng Biblia, nung hindi pa dumarating itong tinatawag na pananampalataya kay Hamasiya, ibig sabihin, hindi pa dumarating ang ating Panginoong Yahusha Hamasiya para tayong mga bilanggo. Bilanggo sa ano? Binilanggo tayo ng kautusan hanggang sa araw na inihayag ang kaligtasan natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakabilang po tayo doon sa kautusan ni Moises nung hindi pa dumadating ang kautusan ng ating Panginoong Yahusha Hamasiya sa magitan ng pananampalataya. Gaano kahalaga po yung pagkakabilanggo po natin doon sa kautusan ni Moises? Ang kautusan, yan kay Moises, naging tagapag-alaga natin hanggang sa dumating si Hamasiya. Kaya yung pong kautusan ni Moises noon, yung po'y tagapag-alaga, naging tutor natin, naging teacher natin pagdating sa pagsunod kung ano bawal at hindi bawal. Kaya mahalaga pa rin sa atin yun, di ba? Para bang ang teacher natin sa grade 1, tinuruan tayo nun eh. Eh, nag-high school graduate na tayo. Ang ibig mo sabihin, yung teacher natin ng grade 1 tayo, bali wala na. Aba, hindi. Talagang tayo po'y tinuruan. Doon tayo natuto ng abakada, di ba? Doon tayo natuto na ano ang tawag dito at anong tawag diyan. Kaya ibig sabihin, naging tutor din ang kautusan ni Moises sa mga magiging alagad ng ating Panginoong Yahusha Hamasiya. Nakabilanggo tayo doon, pero ang pagkakabilanggo, sabi ni Apostol Pablo, mabuti sapagkat tagapag-alaga natin
yung kautsan ni Moises eh nang dumating ng Panginoong Yahusha HaMashiach. Abay, may pagbabago na. Hanggang sa dumating si HaMashiach para sa pamamagitan ng ika ng pananampalataya, siyempre sa ating Panginoong Yahusha, maituturing tayong matuwid. E paano yung mga kautusang tagapag-alaga natin noon? Dumating na si Yahusha at ngayong may pananampalataya na. May Yahusha na. Sumasampalataya na tayo kay Yahusha. Wala na tayo sa patnubay ng kautusan na tagapag-alaga. Wala na tayo doon sa kautusan ni Moises. Parang si Juan Bautista. Alam kong alam nyo, the one who paved the way for the coming of the Messiah is John the Baptist. Ang naghanda ng daan sa pagdating ng ating Panginoong Yahusha HaMashiach ay si Juan Bautista. Di ba, mga kapatid? Eh nang dumating na ang Panginoong Yahusha HaMashiach, ay ibinigay na kay Yahusha HaMashiach ang pamamahal. Siyang leader, siyang susundin. Kumbaga sa driver, noon si Juan ay ang siyang nagmamaneho. Dumating ng Panginoong Yahusha HaMashiach, abay umalis na siya sa pagmamaneho, naging pasahero na lang. Hinayaan niya ang nagmamaneho, Panginoong Yahusha na. Kumbaga sa nagmamaneho. Eh yung tagapag-alaga sa atin nang wala pa ang Panginoong Yahusha HaMashiach, kautusan ni Moises, namumold up ang mga, ang ugali ng tao, pagsunod sa dapat sundin, huwag gawin ang yung pinagbabawal. Di ba, mga kapatid? Bawal to, di bawal. Gawin to, di gawin. Yun ang kautusan ni Moises. Na yun ay nakamold up sa pag-uugali ng tao. Pero pagdating na ni Yahusha, ang tagapag-alaga ngayon, ang kautusan ng tagapag-alaga, wala na tayo doon sa patnubay noon. Nasa ilalim na tayo ng patnubay ng kautusan ng ating Panginoong Yahusha HaMashiach. Magdaramdam ang Panginoong Yahusha HaMashiach. Sabihin na natin kung narito siya sa lupa. At panahon niya, narito na siya sa lupa. Ano? Hanggang ngayon, sinusunod yung utos ni Moises. Eh baka ang sabihin ng Panginoong Yahusha, aba, ako'y narito na. Ako ang inaaninuhan ng kanilang ginagawa noong unang panahon. Ang inaaninuhan nila'y narito na. Eh ba't sa kanya na pali kayo sumusunod? Sa akin na kayo susunod. Kung narito ang Panginoong Yahusha sa lupa. Eh kaso nasa langit eh. Pero ganun pa man, sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na nasa Biblia, tapos na lahat. Ibig sabihin, naka-design na ito eh. Nakasulap na. Ano na lang gagawin natin? Basahin natin, lakipan natin ang pangunawa. Huwag tayo maging panatiko, mga kapatid. Kailangan open-minded po tayo. Kailangan po bukas ang ating pag-iisip. Hindi yan kung ano na lang gaya sa institusyon. Ano lang ang ibira noong nagtitekso sa tribuna. Amen, nakanganga pa yung mga nakapatid. Paglabas sa kapin, 19 dam, nakanganga pa rin, parang na-stroke. Bakit? Eh, hindi naman nagbabase. Di ba? Kung ano na lang yung ipakakain nung nagtuturo sa kanila. Amen, amen, amen. Abay, mali po yun. Kailangan po sa tagapakinig, tagasiyasa. Di ba? Hindi lang tagapakinig, kundi tagasiyasa. Kaya sabi ng Biblia, siyasatin ninyo. Di ba? Test and prove. Subukin natin at patunayan kung totoo ang kanilang pinagsasabi. Sapagkat kung hindi totoo, laso ng kaluluwa. Ang aral na yan, mga kapatid. Hindi kabubuti ng tao. Sana yan ay makatawag sa atin ng pansin. Ngayon, dalawang uri ang mga, may mga nakikinig na ganito. Nakikinig, lampasan sa kabilang tenga. Yun ang kung tawagin natin eh, physically present but mentally retarded, mentally absent. Meron naman po na nakikinig, sumasamba, present, pero talagang taimtim na nakikinig. Yun ang tama. Yun ang tama. Eh, yung iba, pinayuhan natin, mga kapatid, mag-research po kayo. Abay ka sa kare-research, teka muna, bago natin punta. Yung mga taga-Berea po, mga Beriano, yung mga taga-Berea po, ang siniyasat nila, ang itinuro ni Pablo, di ba? At kanilang siniyasat para kanilang matiyak kung ang itinuro ni Pablo ay totoo. Yung iba, nagsiyasat nga. Naligaw, bakit? Aba, isipin ninyo, nagbasa ng Biblia. Sa kababasa ng Biblia,
Aba, hindi na ang wika totoo Biblia. Bakit? Marami ng translation, marami ng wikang revision, marami ng iba't ibang salin, hindi na ito totoo. Abay, binuklat niya yung aklat ng Quran. Ito na yung totoo. Kaya mula sa pagiging Yahusiano, naging Muslim. Hindi naman natin minamasama ang naging Islam, ang kanyang reliyon. Ayun ang napili niya. Ibig sabihin, mag-iingat din sa pagsisiyasat, mga kapatid. Hindi mo ba, si Pinyo, nagsiyasat mula sa Biblia, minasama Biblia, marami daw sali. Para bang walang maraming sali ng aklat ng Quran eh. Ang Quran, ang dami ding sali na yan. Marami. At ang sabi po nung isang leader ng Islam, ang sabi, dahil sa dami ang wika ng pagsasali ng aklat ng Quran, ang karamihan dyan ay incorrect. Nakita ninyo? Kaya mga kapatid, ang akala siguro ng iba, ang marami lang salin ay ang Biblia, ang iba't ibang aklat, ang original nun, wala na. Katulad ng Quran, yan po ay hindi na original, yung ginagamit nila, iba't ibang translations na po yan, na ayon po sa isa sa mga tagapagturo ng Islam, ang sabi, incorrect ng wika, ang karamihan sa mga salin na yan. Ang Biblia, alam nyo, bakit kahit maraming salin po ito, tribisyon at iba't ibang mga translations, may sikreto po ito eh. Ano man ang gawin ng tao, ang Biblia ay mamamalaging totoo. Ang sabi niya, ihahambing natin, ikukumpara natin sa iba't ibang sali ng Biblia ang katotohanan ng nabasa natin. Di ho ba? Kailangan natin tiyakin. Teka muna. Ito, maling sali po ito. Katulad halimbawa ng ano? Ha? Yung nasa Pilipos. Bagamat siya ay nasaan yung Diyos. Oh? He is in the form of God. Tumutukoy niya kay Yahusha. Baka may siya nasaan yung Diyos. Yun ang sa dating sali. Nang magsalim itong protestante at saka pare ng magandang balita Biblia, yung talatang yon binago. Anong ginawa? Bagamat siya'y Diyos. Inalis na yung bagamat siya'y nasaan yung Diyos, pinalitan ng bagamat siya'y Diyos. Ginawan Diyos eh. O di, Diyos na si Yahusha. Kung yung sali na yon na binago nila ang ating pagbabatayan. Kaya gagamitin natin ito at saka ang ating mata, siyempre number one, manalangin sa Diyos. O, pagbabasa natin, gabayan tayo. Aba, ito'y mali itong pagkakasali nito. Ang tama ay ito. Kaya nga maraming sali para ating paghambingin. Diyan po ang kailangan natin ng patnubay ng Espiritu Santo. Kung walang patnubay ng Espiritu Santo, sa aba natin kung saan tayo makakarating. Di ho ba? Yung iba, ang sabi ng iba, huwag na raw ang wikang tawagin natin, gamitin yung salitang Diyos sapagkat yan ay Kastila. Katulad ang pangalang Jesus. Di ba? Mga kapatid, ang Diyos, wikang Kastila, kaya nga pinapalitan natin ang Yahuwah. Di ho ba? Hanggat maaari, magawa natin Yahuwah, yun ang talagang personal name ng Panginoon Diyos. Pero ang salitang Diyos, titulo po yun eh. Di ba? Titulo. Katulad ng Kristo. Titulo po yun. Pwede nating tawagin Hamasiya. Pwede nating tawagin the Messiah. Pwede nating tawagin the Anointed One, ang pinahira. Pero yung personal name na Yahuwah, Yahusha, hindi pwedeng palitan yon. Bakit? Hindi mo pwedeng palitan. Halimbawa ako, Ernesto ako sa Pilipinas. Pagdating ba rito ay Ernest? Huwag naman. Pinoy na Pinoy eh. Ernest. Kaganda naman ang tunog. Tunog Western. Parang katulad ng Federico Hagibis nang dumating sa Amerika. FedEx. Birula po. Mga kapatid, di ba? Ang pangalan mo ay si Pedro nung sa Pilipinas. Nang dumating ka ng Amerika, naging Peter ka na. Hindi nagbabago yung personal. Ganyan pa rin kung ano yung meron tayo. Ang original na pangalan ng Diyos ay Yahuwah, maging ang Panginoon Yahusha, Yahusha. Di po ba? Kaya mga kapatid, maghusto tayo sa itinuro sa atin. Tama naman eh. Huwag na tayong humigit doon sa nararapat. Di ba? Huwag na tayong humigit. Kasi ang binabasa nating Biblia, hindi naman tayo nagsalin. Ang binabasa natin, isinalin ng kung sino-sino.
Eh, ang nandun po, imbis na ang God ay ginawa nilang Diyos. Diba? Ibig bang sabihin, papalitan na rin natin yung salitang God sa English sapagkat ayaw natin yung salitang Diyos sa Tagalog na Biblia. Eh, hindi ganun. Sana po ay magbalikwas ang mga kapatid na naliligaw ng landa sapagkat sa career research, baka kung saan tayo pulutin. Yun, sa career research ng iba, ay dati siya Yahushan, eh ngayon po, naging pare sa iyo. Bakit? Nanginili na ng sabat eh. Iniwan si Yahusha, panahon na ni Yahusha, iniwan si Yahusha, bumalik sa pagiging pareseho na nangingili ng araw ng sabat. Wala tayong pinipersonal po rito, mga kapatid. In general natin ito sinasabi. Kaya dyan sa ating binasa, malinaw po ang ating pong pinag-aaralan ito. Ang kautusan ni Moises ay tagapag-alaga lamang. Minumoda pang ating pong karakter sa pagsunod, sa dapat sundin at ating pong gawin kung ano yung pinag-ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos to. Di, wag din natin gawin yun. Ang ayaw niya, ayaw din natin. Ang gusto ng Diyos, gustuhin natin. Yan po ang kautusan ni Moises noon. Nang dumating ng Yahusha Masya, hindi na tayo, wala na tayo sa patnubay ng kautusan yon. Tagapag-alaga lang yun. Dumating ng Yahusha, ang kailangan natin pananampalataya na nakabatay sa kautusan ng ating Panginoong Yahusha Masya ayon kay Apostol Pablo. Ano ginawa ng ating Panginoong Yahusha para tayo ito'y makatiyak na tayo magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos? Ituring na matuwid ng Diyos. Ito, 2:15, aplat ng Efeso. Ito nakasulat. Pakinggan natin. Ang pader na giniba niya ang kautusan. Uulitin ko lang po, ang pader na giniba niya ay ang kautusan. Giniba ng Panginoong Yahusha. Tuloy natin. Kasamang mga utos at mga tuntunin nito, ginawa niya ito para pag-isahin ng mga Hudyo at hindi Hudyo nang sa ganoon ay magkasundo ng dalawa. Mga kapatid, sa ibang sari ng Biblia, nilikha ng ating Panginoong Yahusha Masiyak sa kanyang sarili ang isang taong bago sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Kapayapaan kanino? Sa Diyos. Kasi yung mga Hudyo at hindi Hudyo, walang kapayapaan din dati yan. E nang sila'y sumampalata kay Yahusha Masiyak, lahat ng yan, pareho yan, naging kasundo na ng Diyos. Sa paanong paraan, may ginawa muna ang Panginoong Yahusha. Anong ginawa ng Panginoong Yahusha? Mayroon siyang giniba. Ano yung giniba niya? Yung pader. Ano yung pader na yon? Yun ang kautusan. Ano kasama noon? Na giniba? Kasama mga utos at mga tuntunin nito. Ano layunin ng ating Panginoong Yahusha Masya ayon kay Pablo? Ginawa niya ito para pag-isahin ang mga Hudyo at hindi Hudyo nang sa ganoon ay magkasundo ng dalawa. Para tayo po ay maging kasundo ng Diyos sa panahon natin ngayon. Hindi na kailang pang magpatigis ng dugo ng tupa o kaya'y ng kambing. Nagtigis na ng dugo ang ating Panginoong Yahusha Hamasiya at ang pagkakatigis na ng kanyang dugo, yun ay paghahandog ng kanyang buhay. Bunga ng kanyang paghahandog na yun. Nagibana ang pader na nagpapahiwalay sa atin na sa Diyos. Yung kautusan na yon, ginibana rin yon. Bakit? Nasa ilalim na tayo ng ating Panginoong Yahusha Masya. Ang kanyang utos na ang dapat po nating sundin, mga kapatid. Yung Ten Commandments po, alam ba ninyo kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Yahusha Hamashiach? Maya-maya, malalaman po ninyo yan. Ngunit bilang Yahushiano na, sapagkat tayo po ay mayroon ng mabuting kaugnayan sa ating Panginoon Diyos, ano ang utos sa ating magkakapatid? 6:2, aklat ng Galacia. Ganito nakasulat, mga kapatid. Tulungan ninyong isa't isa sa mga problema. At sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Hamashiach sapagkat giniba ng kautusan. Yung Ten Commandments, nasa ilalim na tayo ng kautusan ng ating Panginoong Yahusha Hamashiach para matupad natin ang isa sa kanyang mga utos. Ano ang bilin sa atin? Tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema.
sa ganitong paray matutupad ninyong utos ni Hamasiya. Kaya ang diwang pagtutulungan, unselfishness, kailangan ay nasa atin. Yahusyano tayo, magtulungan tayo. Sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan, hanggat may maitutulong tayo, tulungan natin ang kapatid sa kanilang problema. Ang pinakadabes na ating maitutulong sa kanino man sa atin ay ang ipanalangin sila sa Panginoon Diyos. Kung mayroon tayong maisaklolo, kaya mayroon tayong foundation. Pero hindi ang foundation ay individual, tawag dito si ganito. Hindi ganoon, mayroon tayong batas sa foundation na sinusunod. Eh kung pagtawag ni ganito, pagtawag na ganito ay lahat eh, malalabag natin ang kasunduan ng foundation na nilagdaan ng ating mga kasama, mga kapatid. Mayroon tayong platformang sinusunod. Di ho ba, mga kapatid? Kaya ang pagtulong ay dapat ay naayon din sa batas. Ang pagtulong ay naayon din sa mga salita ng Diyos. Napagkat kung ang kapatid malakas pa sa kamayo ay hindi naman nagtatrabaho, ay hindi dapat tulungan. Bakit? Sapagkat ang tumutulong sa kapatid na tamad ay atin pong kinukonsinti ang kapatid. Di ho ba? Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang hindi ang wag kumain ang wag ang hindi gumagawa. Ang ayaw magtrabaho, wala ka rin karapatang kumain. Di po ba? Kaya dito lalo sa Amerika, maging sa iba't ibang parin ng mundo, trabaho. Bata pa nagtatrabaho na. Di ba? Bakit? Eh, tinuturuan para siya ay maging independente balang araw. Yan ay paghahanda balang araw. Hindi habang parang buhay ang mga magulang. Pagtanda, disanay na siya. Maiwanan na siya, kaya niyang buhayin sarili niya. Kaya tayo magtutulungan. Pagtulong, hayag na gawain para tayo ay sabihin, sumusunod sa utos ng ating Panginoong Yahusha Hamasiya. Di po ba? Ngayon, punta natin ang sampung utos. Ano ang ginawa ng Panginoong Yahusha sa sampung utos ni Moises noon na ibinigay ng Diyos sa taga-Israel? May ginawa siya. 22:37-39. Ito nakasulat. Sumagot si Yahusha, mahalin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos, ay katulad din ito, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ayon. Ano ginawa ng ating Panginoong Yahusha Masiya doon sa sampung utos? I think it's better to read verse 40. Next slide po. Then we will just come back to that verse that we've read. Ang buong kautusan ni Moises, ang binasa nating kanina, 22. Pagkatapos, versikulo 37-39, edi 40 magkasunod lang. Ang buong kautusan ni Moises at ang mga isinulat ng mga propeta ay nakasalalay sa dalawang utos na ito. Ano yung dalawang utos na ito? Na doon nakasalalay ang kautusan, ang buong kautusan ni Moises at mga isinulat ng mga propeta. Let us go back to 22:37-39. It says, ganito po ang ating mababasa. Mahalin mo, yun ang dalawang utos. Mahalin mo ang pinaang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din nito. Kaya sinabing katulad din ito sapagkat nag-umpisa sa salitang mahalin mo, mahalin mo. Ang una ay mahalin mo ang Panginoon Diyos. Ang pangalawa na pinakamahalagang utos, mahalin mong iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At sa versikulo 40 kanina, ang mga kautusan ni Moises, ang mga propeta, ay nauwi sa dalawang kautusan ito. Kaya mga kapatid, diyan po, ayan, ang buong kautusan ni Moises at ang mga isinulat ng mga propeta ay nakasalalay sa dalawang utos na ito, nakapaloob sa dalawang utos na ito. Kaya in-enhance. Alam nyo kasi panahon po nung Israel, kung natatandaan po ninyo, ano? Iniutos na po ayon sa Deuteronomy 6:7 na mahalin ang Diyos. Sa Levitico 19:18, mahalin ang kapwa. Kaya yung 22:37-39,
nandun na po yung sa lumang tipan na hindi kasama sa sampung utos. Na yun po yung utos tungkol sa moralidad. Mahalin ng Diyos, mahalin ng kapwa. Kaya ang ginawa ng ating Panginoong Yahusha Hamasiya, yung dalawang utos na yun na hindi kasama sa sampung utos, doon na uwi ang sampung utos. Di ba? Doon na uwi ang sampung utos. Yung sampung utos ni Moises, kasama yung sinulat ng mga propeta, ginawang dalawang major commandments. Ano yun? Una, mahalin ng Diyos. Paano? Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Pangalawa, mahalin ng kapwa. Pag ginawa po natin yun, nagawa rin natin ang kautusan ni Moises at mga propeta. Bakit ginawang ganon? Para gumaan gaan. Bakit? Eh kung ating sundin pa yung kautusan ni Moises, eh napakahirap eh. Araw ng Sabado. Diba? Anyway, walang katiyakan kung araw ng Sabado. Kasi ang ginawa ng Diyos ng paglalang eh, unang araw, pangalawang araw, diba? Ayan o. Unang araw. Ano ginawa ng Panginoon Diyos ng unang araw? Repasuhin natin. Ayun. Liwanag. Pangalawang araw. Hindi sinabing Lunes. O kaya ay Linggo. Nilikha ang liwanag. Lunes. Nilikha ang kalawakan. Martes. Nilikha ang kapatagan. At saka ang dagat. Miyerkules. Hindi ganun eh. Ang ginamit ay first day. Unang araw. Pangalawang araw. Katlong araw. Paano nila natitiyak na yung unang araw ay Linggo? O, di ba? Paano nila masasabing Linggo yun? Actually, kung ang pagbabatay natin ay yung buwan at araw sapagkat ang umpisa ng ang kalendaryo ng mga Diyos ay nag-umpisa sa paglubog po niyan. Tapos na isang araw. Pagkatapos, magkakaroon ng panibagong araw. Diba? Paglubog uli noon, tapos na yung isang araw. Pagkatapos, panibagong araw na naman. E bali ba, nang likhain ng Panginoon Diyos ang buwan at araw, ay kaapat na araw na eh. Di lumalabas, nung unang araw, wala pa silang sapat na ginagawa. Kapagkat doon, ibabatay nila, paanong sasabing paglubog kung walang buwan? Paanong sasabing paglubog kung walang araw? O di ba, mga kapatid? Does it make sense po, mga kapatid? Yung ba ay sabi nga ay may sensible po yung sinabi natin? Logical ba yun, mga kapatid? Di ba, gamitin po natin. Ika-apat na araw ginawa, nilikha ng Diyos ang buwan at saka yung araw eh. Paano lulubog kung wala pang buwan? Di ika-apat na araw nilikha. Yung una, ikalawa, ika-apat, tatlong araw, wala pang paglubog ng araw. Wala pang buwan eh, wala pang araw eh. O di ba? Kaya hindi mahalaga rito araw. Ang mahalaga po ang pagsamba sa Diyos. Ang pagdididikit natin. Katulad ngayon, nagpapahinga tayo. Bakit? Dinididikit po natin sa Diyos ang ating oras. Pagsamba, pagpuri, pag-awit, panalangin, pag-aaral ng salita niya. Nagpapahinga po tayo. Di ba? Sapagkat itinuturing natin na tayo ang ating ginagawang ito ay para sa Diyos. Di po ba? Kaya mga kapatid, atin pong tatandaang mabuti itong ating ginagawang pag-aaral. Ang sampung utos, pati sulat ng mga propeta ay nauwi sa dalawa. Mahalin mo Diyos, mahalin mo yung kapwa. Pag ginawa natin po yan, nagawa po natin ang kautusan ng Diyos. Maging noong panahon ng Israel, napaloob sa dalawa. Nauwi po sa dalawa. Yan ang ating tatandaan. Magagalit ang Panginoong Yahusha pag pinagpilitan po natin. Hindi, Sabat eh, mangili ng Sabat. Huwag kang magtatrabaho. Kasi pag sinunod po natin yun, hanggang ngayon yung mga Sabadisa, Sabado nagtatrabaho eh. Pagka Sabado, huwag kang magluto, huwag kang mangangalakal. Eh nasa Walmart yung iba kahit Sabado eh. Di ba? Nagluluto ng sinigang, kung ano-ano pa. Ha? Ano pang ginagawa ng iba? Nagtatrabaho. Nag-overtime. Anong klaseng pagsunod yan? Kunyari, iba, siya ay Udyo, o sabi nga eh, para siyang taga-Israel. Eh, ang totoo, hindi naman pala. Bakit? Eh, gagaya-gaya ka, hindi mo naman nasusunod yung lahat eh. Nakakasala tayo niyan. Sabi ng Panginoong Yahusha, sabi ng Apostle Pablo, tapos na yung kautusang tagapag-alaga. Ayun ang kautusan ni Moises. Dumating na si Hamasiya. Ang kailangang dinggin natin ang kautusan at tinig ng ating Panginoong Yahusha Hamasiya.
di ba, mga kapatid? Kaya dahil dito, dahil tayo nasa ilalim na ng kautusan ng ating Panginoong Yahusha, ano ang kabilin-bilin ng Apostol Pablo sa mga Yahushiano? Pakinggan po natin, Galatia 4:8 hanggang 11. Ganito ho ang nakasulat. Noong hindi niyo pakilala si Yahuwa, naging alibing kayo ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit ngayong kilala niyo na si Yahusha, o mas mabuting sabihin na kinilala kayo ni Yahusha bilang mga anak, bakit bumabalik pa kayo sa walang bisa at mga walang kwentang panuntunan? Sa tingin ko, galit niya si Pablo. Kung hindi man galit, may pagdaramdamang salita niya. Kausap niya mga taga-Galasyang Kristiyano. Bakit bumabalik pa kayo sa walang bisa at mga walang kwentang panuntunan? Paano yun? Bakit? Ano niya nasabi yun? Bakit gusto niyong magpaalipin muli sa mga ito? Paano niya nasabi ngayon? Eh may pinapahalagahan pa kayong mga araw. Buwan. Halaga sa amin Sabado. Sabi ni Pablo, may pinapahalagahan pa kayong mga araw, buwan, panahon at mga taon. Nag-aalala ako na baka nasayang lang ang lahat ng pagsisikap ko sa inyo. Si Apostol Pablo, isang Hudyong Pareseyo. Ang Pareseyo, nangingili ng Sabbath. Sabi ni Pablo, kung baba, sa ating pinag-aralan sa Bible study, pagdating sa kautusan, aba, wala na sigurong higit sa akin. Bakit? Ako'y isang Hudyo at siya'y naging Pareseyo. Noon, sinusunod niyang kautusan ni Moises, pero nung kanyang makilala si Yahusha, pero ngayon, sumasampalataya ako kay Yahusha. Eh yung mga noon, wala na sa akin yun. Iniwan niya na yun. Bakit? Eh panahon na ng Panginoong Yahusha, Moises ka pa rin ng Moises. Diba? Kay Yahusha ka na, naging Pareseyo ka pa. Totoo yun. Kay Yahusha ka na, utos na ni Yahusha, sinusunod mo. Tinubos ka na ng Panginoong Yahusha. Isipin mo, bumabalik ka para maging Pareseyo. Nangingiling ka kasi. Ayan ang sabi ni Pablo, may pinapahalagahan pa kayong mga araw, buwan, panahon at mga taon. Nag-aalala ako na baka manasayang lang ang lahat ng pagsisikap ko sa inyo. Salita ng mga mangangaral na si Pablo nagdaramdam. Balik kayo ng balik, gusto niyong bumalik sa pagkaalipin. Mabalik kayo sa walang bisa at walang kwentang pasimulang mga aral o mga panuntunan. Nag-aalala ang wika kami, sabi ni Pablo. Na yan din ang aming inaalaala ng kapatid na Jeriel, na baka masayang lang ang lahat ng pagsisikap natin ito sa inyo. Pumanatag na tayo kasi, mga kapatid. Mag-research kayo, tama. Siyong itinuturo natin, i-research nyo. Kung tama o hindi. Pero huwag kayong maglayag. Hindi naman po kasi kayo ministro. Hindi sa minamalit po namin kayo. Hindi po. Ang ministro, tinuruan po kami. Ang patnubay ng Espiritu Santo, kailangan natin, numero uno po yun. Pero huwag po tayong, sabi nga ni Pablo, huwag tayong hihigit sa inyong pananampalataya. Yung ating nadinigurtan, hihigit doon sapagkat pagkahumigit pa tayo doon, baka kung saan tayo mapunta. Mga kapatid, anong sabi ni Pablo kay Timoteo, doon sa mga nakapakinig niya ng tamang aral, pero ayaw niya sa katotohanan. Ito, pakinggan po ninyo. Ito nakasulat sa Timoteo 4:4. Sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Hindi ka takataka. Hindi ka takataka. Dumating na nga yung panahon yan. Ayaw makinig ng mga tao sa tamang aral. Bakit? Eh, hindi yung tamang aral ang pinakinggan eh. Napaakit dun sa mga ngaral eh. Pagka naakit ka ng mga ngaral, ano man ang sabihin nun, totoo na para sa'yo. Diba? Bakit? Captive ka na eh. Captive audience ka na. Kumbaga, kabilang ka sa audience o sa kapulungan, na captive. Kontrolado nung nagtuturo. Kaya ano man ang sabihin nung nagtuturo, para sa kanila, totoo. Doon papasok ang deception. Doon papasok ang pandaraya. Mga kapatid.
They are assuming na anuman ang sabihin nito, ito totoo yan, pumikit ka, puro to, magkabuli ka na, totoo lahat ng sasabihin niya. Kahit binaluktot ang mga talata ng Biblia para sa kanya, totoo pa rin. O di ba? Kaya yan, natupad yan ang sinabi ni Pablo. Sa pagkatarating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa mga tamang aral, anong gagawin? Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Yan ang mga upahan ng mga pastor. Pastor, upahan ka namin, pero ito lang tuturo mo. Ha? Pastor, upahan ka namin, babayaran ka namin, pero limitado tuturo mo. Kailangan dumaan muna sa amin. Pag gusto namin, pakinggan, ituro mo. Pag hindi, huwag mong ituro. Sabi pa ni Pablo sa versikulo 4, hindi na nila pakikinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. Totoo-totoo yung sinasabi ni Apostol Pablo sapagkat darating panahon. Dumating na nga ang panahon. Kaya mga kapatid, tayo maging matalino. Unawain natin itong ating pinag-aaralan. Halimbawa, puntahan natin. Paano yung iba na sa kabila ng ating narinig na mga aral ay patuloy na ipinipilit ang gusto nila? Katulad ng pagdating sa pagkain. Mabuti, puntahan po natin ito. Sa Roma, ano sabi ni Pablo pagdating sa pagkain? Ito yung mga kasama na natin. Halimbawa, may kapatid na nga eh, na naniniwala ng lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Assuming na mayroon ganyan mga kapatid. Halimbawa ang sinabi ni Pablo, meron namang mahina ang pananampalataya para sa kanya. Gulay lamang ang dapat kainin. Yung palang vegetarian, hindi ako kumasabi niyan, meron namang mahina ang pananampalataya. Sino yon? Gulay lamang ang dapat kainin daw. Kaya yung palang gulay lang ng gulay, mahina ang pananampalataya na. At saka hindi lang pananampalataya mahina nun, pati katawan nun hihina rin. Bakit? Eh sabi ni Diyos, lahat makakakain ka. Kasi ang tamang diet po, ang tamang pagkain, konting prutas, konting protein, protina, gulay, di ba? Yun ang konti-konti lang. Pero kung puro ka gulay, alam nyo, kailangan natin ng protina. Kailangan natin ako po. Hindi naman po kami dietitian, pero pag-aralan nyo, tingnan ninyo at mag-research po kayo. Diba? Saan natin nakukuha yung protina? Okay, sa karne. Diba? Sa iba-iba pang mga pagkain, maliban dyan. Ang gulay kasi, kung puro gulay na lang tayo, mga kapatid, ang sabi, hihina din ang katawan ng tao eh. Ba't ako hindi humina? O, sige, bahala ka dyan. Kung yan ang gusto mo, vegetarian ka. Eh, ang sabi, ayan, mayroon namang mahina ang pananampalataya para sa kanya. Sino yun? Yung mahina sa pananampalataya, gulay lamang ang dapat kainin. Ba, demanding pa eh. Gulay lang kainin nyo. Pero sabi ni Pablo, mahina ka ba sa pananampalataya? Eh, gulay nga lang kainin nyo. Sabi ni Pablo, mahina pananampalataya mo. Kaya mahihiwalay ang ganong mahina. Kaya kung may mga kapatid tayong nangahiwalay dahil sa gulay lang ang gusto niya, mahina ang pananampalataya, sabi ni Pablo eh. Hindi po ako may sabi po niya. Mahina ang pananampalataya, yun ang malamang sa mahiwalay. Kaya may mga nahihiwalay eh, di ba? Kumain tayo ng konti, konting karne, konting protein, ayun, konting karne, gulay, prutas. Pagsamahin natin yan. Lahat ng konting-konti lang. Huwag naman dami. Sobra-sobra. Eh, gulang. Kinain ko po yung karne. Gaano? Eh, dalawang malalaking hiwa po. Eh, huwag mo sobra. Baka tumas naman ang ating sabi nga, baka tumas naman natin yung ating high blood. Mataas na high blood pa. Di ba? Parang si brother na kapatid. Ito si kapatid na siya. Pinakikilala ko sa inyo. Ang ating kapatid, si kapatid na, di ba, doble-doble na. Alam niyo, ibig ko lang sabihin, ito yung nanggigising lang tayo sa mga natutulog siguro dyan. Mga kapatid, ang bilin pa rin sa ating kahit may mga ganun, mahihina sa pananampalataya, tulungan natin. Sa ulo,
Tanggapin niyo ang kapatid na mahina pananampalataya. Huwag makipagtalo sa kanyang mga paniniwala. Tinatanggap din naman natin eh. Eh kaso, eh, mahina nga pananampalataya, silang mahihiwalay. Silang humiwalay eh, hindi tayo eh. Hindi dapat hamakin. Hindi naman natin hinahamak ang mga tao kumakain ng kahit ano-ano. Ang tao na kinakain ay gulay lamang. At huwag hatulan ng tao na ang kinakain ay gulay lamang. Ang tao kumakain ng kahit ano. Sapagkat pareho silang tinatanggap ni Yahuwah. Ibig lang sabihin po, mga kapatid, kahit mahina sa pananampalataya, gulay nga lang ang kinakain niya. Eh huwag nating hatulan, huwag nating hamakin. Tanggapin natin. Di ba't yan ang ginagawa po natin? Eh paano yung isa ang kinakain lahat? Eh kung ikaw na kumakain lang ng gulay, ang isa ay kumakain ng lahat ng gusto niyang kain, huwag naman nating hamakin. Huwag nating tanggihan. Tanggapin pa rin natin. Bakit? Tapos sabi ng Biblia, sapagkat pareho silang tinatanggap ni Yahuwah. Kaya mga kapatid, sa ating ginawang mga pag-aaral, maliwanag po ng 10 utos ni Yahuwah ng Diyos kay Moises sa Israel, ginawang 2 utos na lang. Doon sa 2 utos, mahalin ng Diyos, mahalin ng kapwa. Doon napapaloob ang lahat. Pag ginawa po natin yan, magiging matatag tayo. Magiging matibay tayo. At ano ang magagawa po natin sa kabila ng ating dinaranas ngayon na mga bagay na hindi basta pangkaraniwan. Ang titindi na ng mga nangyayari ngayon. Ayan, papunta na tayo sa one world government na yan ang Antikristo. Diba? Mayroon ng pulang dumalagang baka na dinala na sa Israel mula sa Texas. Na kailangan din yun, may relasyon yun, ang abo nun sa pagtatayo ng ikatlong templo. Na doon uupo ang Antikristo para ipakilala ang sariling Diyos. Nagaganap ang lahat ng yan. At saka yung one world currency, na kryptong tawag nila, papunta na hurahat doon eh. Oh, bagyo sa kabilang nakbo dito lang sa Fort Myers sa Florida. Gaano 90% ang napinsala? Kawawa, 21 namatay. At ngayon kasalukuyang nananalasa sa South Carolina. Digmaan dito doon ang gulo-gulo, pahirap ng pera ang mundo. Pero kung panapag tayo, walang pagdududa na nangahawak sa kautusan ng ating Panginoong Diyos sa panahon ng ating Panginoong Yahusha HaMashiach. Ano ang dapat nating gawin? Manilindigan tayo. Ano ang ating paninindigang gawin? Pakinggan natin dito po sa aklat ng Salmo. Ganito po ang ating mababasa, mga mahal na kapatid. Pakiunawa po natin ito, Salmo. Ganito po ang ating mapapakinggan. Purihin si Yahuwah. Karapat dapat na purihin si Yahuwah. Buong buhay akong magpupuri kay Yahuwah. Aawitan ko ang aking Diyos ng mga papuri habang ako ay nabubuhay. Yan po ang ating dapat na maging panindigan. Aawitan ko, pupuri ko ng ating Diyos ng papuri habang ako ay nabubuhay. Kaawaan tayo ng Diyos. Tulungan tayo ng Ama. Tumayo kayo mga kapatid. Gaya ng aming pinag-aralan, aawitan ka namin, pupurihin ka namin, Yahuwah, habang kami nabubuhay. Kay buti mo, mapagmahal ka Diyos. O may mga kapatid na nagkakaroon ng alinlangan, inuudyukan mo po ang mga abang-alipin mong walang kabuluhan, makapaghanay ng ganitong leksyon. Ang totoo sa ganang amin, hindi namin alam to. Hindi kami sanay na maghani ng mga leksyon. Pero sa tulong at awa mo, nakabubuo kami. Nakapaghahalay kami ng kapwa ko ministro ng ganitong mga leksyon,
na siyang pagkain ng aming mga kaluluwa para mapawi ang anumang alinlangan, maling sa anumang pagdududa at yakapin ang katotohan ng napapanahon ang mga kautusang ibinigay mo po sa Panginoong Yahusha Masiya. Ito ang aming sundin. Ito ang aming pahalagahan. Maawa ka po sa amin. Oh, Diyos, na mga mangyarihan sa lahat. Napakalapit lang talaga ng pagsalubog namin sa Panginoong Yahusha. Kaya ang mga leksyong ito'y lalong nagpapatibay, lalong nagagayak sa amin sa pagkakataong yun na yun ay napakahalaga para sa mga Yahusiyado. Nagdagan mo kami ng pananampalataya. Dagdagan mo kami ng pagtitiis at maitalim sa puso namin. Ikaw ang aming mamahalin naman ang buong puso, ang buong kaluluwa, buong lakas at pag-iisip, pati na rin ang aming kapwa-tao. Kaya hinihiling namin sa iyo, alalahanin mo po ang mga kapatid namin. Ang totoo, hindi kami nagkikita-kita ng personal. Kaya ikaw lamang ang nag-iisang Diyos namin. Ang siyang nakababatid kung paano namin tinatrato ang pagsamba. Kung paano kami gumagayak sa pagsamba. Kaya, Panginoon, ililig din namin na amin po ipinakikiusap sa kulungan ang mga naging biktima ng mga bagyo at mga karamdaman at mga biktima ng digmaan. Diyos ng awa, kung pagmamasdan namin ang nagaganap, kalulus-lulus ang nangyayari sa mundo. Kaya kami dagdagan mo ng pag-asa na sana kami man ay magamit mong kasangkap at makasaklol at makatulong sa kanila at higit sa lahat sa bagay na espiritual. Salamat po ng marami. Umaasa kaming dinilig mo itong aming pakiusap. Nilinis mo po ang aming puso at dinagdagan mo kaming lahat ng pag-aasa sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahusha na aming tagapagligtas. Amen. Ang pagliligtas ng ating Panginoong Yahusha, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuah, at ang patuloy na paikilakit ng Espiritu Santo, siya nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mahal na kapatid, pakinggan po natin ang ilang mga tagubilin po. Meron tayong mga reminders po na ating pong pakinggan na kailangan natin po ito. Kapatid, Please share our faith to others. And you can worship via Zoom at 403-356-689 or via Facebook Live. You can also share our website at www.churchofyahusha.org, which contains our declaration of faith, links to the latest worship service and videos, and to give offerings. Our Bible studies will continue our declaration of faith and our 1001 Berean questions. Pakisubaybayan po natin yung Growing Up Yahushan. Sabi nga, Growing Up Yahushan can be viewed via YouTube and Facebook po. At sa huli, meron tayong talata po yan. Yung 1 Timothy chapter 2 verses 1 down to 2, it says, "First of all, then, I urge that petitions, prayers, requests, and thanksgivings be offered to God for all people, for kings and all others who are in authority, that we may live a quiet and peaceful life with all reverence toward God and with proper conduct." Yan po ay ating isinama po yan para
sa Tagalog ang katumbas po niya na ito. Una sa lahat, ipinapakiusap kong ipanalangin niyo ang lahat ng tao. Ipaabot niyo sa Diyos ang kahilingan niyo para sa kanila nang may pasasalamat. Pinapanalangin natin ang nangyayaring bagyo dito sa atin. No, mga kawawa naman ng mga tao, 21 patay niyo sa Fort Myers. Naku po, wasa ka mga tahanan, ang iba walang insurance. Ang titira yun, naku po, Diyos ko, bukod pa sa pandemya, kahirapan, inflation, taas ng bilihin. Ayun, nananalasa ngayon sa South Carolina yata. Digmaan doon, kaguluhan, nakang wala na itong mundong ito, mga kapatid. Kaya ang sabi po rin na iyan, ha? Ipakiusap, ipanalangin niyo ang lahat ng tao. Ipaabot niyo sa Diyos ang kahilingan niyo para sa kanila nang may pasalamat. Ipanalangin niyo ang mga hari, yung mga leader ng bansa at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Panalangin din natin ang mga leader ng bansa na dahil lang sa kanilang gustuhang masakop ang bansa ng may bansa, nauwi doon sa tatayan. Di ba panalangin din natin sila po? Sapagkat kasama tayo sa mundong ito. Pagka nagkagera, kasama tayo, apektado tayo. So ipanalangin po natin ang lahat ng mga leader ng bansa, apektado ng kagulong nagaganap at tayo mga Yahushiano lalong maging masigla sa paglilingkod po. Ano po? Hanggang dyan po at tayo natatapos. Yeah.